I'm going to go to the hospital.
Bonheur, Hélène. Thank you.
Thank you.
Oh, no.
Thank you.
papalakpakan natin ang hiyas ng Bulacan Brass Band sa pangungunan ng kanilang bandmaster ginoong Virgilio Andan at assistant bandmaster ginoong Rodnick Santos. Gayun din ang hiyas ng Bulacan Brass Quintet at ang himig ng Bulakenyo. Gayun din po atin pong kinikilala at kapiling po natin ngayong gabi ang ating minamahal na pangalawang punong lalawigan. Palakpakan po natin iginagalang Wilhelmino M. C. Alvarado. Gayun din po ay kasama natin ngayong gabi ang mga officers na bumubuo sa Association of Tourism Officers of Bulacan. Gayun din ang Bulacan Culture and the Arts Council. Palakpakan po natin. Kasama rin po natin ngayong gabi ang finalist ng Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. At binabati rin po natin ang lahat ng kawani at ang iba pang panauhin na kasama po natin ngayong gabi. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jose Patrick Serapio mula sa Panlalawigang Tanggapan ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo, ang isa sa magsisilbing guro ng palatuntunan sa gabing ito. At ako naman po si Angelica Joy Gonzalez mula rin sa nasabing tanggapan ang makakasama ni Ginoong Serapio bilang katuwang na tagapagdaloy ng palatuntunan sa gabing ito. Atin pong kinikilala ang pagdating ng atin pong minamahal na punong lalawigan, the People's Governor. Palakpakan po natin, iginagalang Governor Daniel R. Fernando. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon upang ipagdiwang ang Paskong Bulacan 2020 Christmas Carrozas Parade, Christmas Tree Lighting and Awarding of Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Bagamat ang buong mundo ay dumadanas ng isang matinding pagsubok sa buhay dulot ng pandemikong COVID-19 at ang buong Pilipinas ay binalot din ng ilang mga trahedya tulad ng pagputok ng Bulkang Taal, ang biglaang pagbaha sa mga lugar sa Catanduanes, Bicol Region, Metro Manila at sa Cagayan Valley. Isama na rin natin ang sunod-sunod na paglindol sa isla ng Mindanao at ang pagdaan ng maraming bagyo na naging dahilan ng pagbaha sa ilang mga bayan at lungsod sa ating lalawigan. Mga kalamidad na sumubok sa ating pananampalataya, katatagan bilang mga tao at pagkakaisa bilang isang nasyon. Ramdam natin ang paghihirap ng buong mundo dahil sa COVID-19 at hindi biro ang milyong taong nagkaroon ng sakit na ito. Salamat dahil sa maraming tao ang nagtulungan, nagkapit-bisig upang labanan ito. Lalong-lalo na ang ating pamahalang pangnasyonal at pamahalang lokal na walang humpay na tumutulong sa mga mamamayang Pilipino at walang sawang gumawa ng paraan upang maitawid nating lahat ang krisis na ito. Bukod pa dyan, ang mga Pilipino mismo, ang mga Bulakenyo na tumutulong, nagtutulungan, buong pusong naghahandog ng kanilang serbisyo at pagmamahal, lalong-lalo na ang ating mga dakilang frontliners. Kaya palakpakan po natin lahat ang ating mga frontliners. Saludo po kaming lahat sa inyo. At bagamat hindi pa po tapos ang kalbaryong ito, wala pa rin tiyak na lunas ang pandemikong COVID-19, umaasa tayo at nananalangin na sa pagtutulungan ng mga dalubhasa at ng mga leader ng mga bansa sa buong mundo, na ito ay magkakaroon na ng lunas sa mga susunod na buwan. We are all hoping and praying for that to happen the soonest time para makabalik na tayo sa dating normal ng ating buhay. Tama, kaya muli po nating pinaalalahanan ng lahat na atin lamang pong isuot ang ating mga face masks at face shield at palagi ang paggamit ng alkohol. Lalo't higit ang pag-observe ng physical distancing, kaya limitado rin po ang ating mga naging panauhin ngayong gabi dahil lahat ng ito ay parte ng pinapatupad ng protocols ng IATF. At dahil malapit na ang Pasko at kahit po may pandemiko, hindi naman maaaring tumigil ang ating mundo. Lalo na itong pagdiriwang ng Kapaskuhan na parte ng kulturang Filipino. Gayun din, hindi natin dapat palampasin ang taunang pag-iilaw ng Christmas tree dito sa Kapitolyo. Gaya nga ng sabi ng ating punong lalawigan na si Governor Daniel R. Fernando at Vice Governor Wilhelmino M. C. Alvarado, kailangan maramdaman natin ang Pasko kahit sa payak na pagdiriwang. Tama, kaya po narito tayong lahat upang saksihan ang formal na pagbubukas ng ilaw ng Christmas tree sa Kapitolyo, ang pagdaan ng mga Christmas carrozas mula sa parokya Sagrada Familia ng lungsod ng San Jose del Monte. At ngayong gabi ay atin na rin makikilala ang mga magsisipagwagi sa Paskong Bulacan 2020 Online Songwriting Competition. Kaya huwag na natin patagalin pa.
Sa pagkakataon pong ito, ating saksihan ang pagpasok ng parada ng Bulacan Christmas Carosas, handog ng Parokya Sagrada Familia mula sa Barangay Santa Cruz, lungsod ng San Jose del Monte sa pangungunan ni Reverendo Padre Ibarra Mercado. Ang ating pong unang karosa na pinamagatang ang Verbo ay nagkatawang tao ay hatid sa atin ng DMII Daughters of Mary Immaculate International sa pangungunan ng Circle Regent Sister Marlene O. San Diego. Ang unang karosa ay yari sa Kawayan, Abaca, Dayami, Sinamay, Kogon at Balat ng Mais. Mga gamit na mula sa bunga ng lupa na sumisimbolo sa pinagmula ng tao. Ang mga nilikha ng Diyos para sa tao upang magkaroon ng buhay na masagana. Kung paanong binigyang buhay niya ang tao ay ibinigay niya rin sa tao ang kanyang anak upang gabayan ang tao pabalik sa kanya. Ang mga karakter ay ginampanan ni na James R. Onod bilang Luzon, Gabriel G. Dikdikan bilang Visayas at Paul Justin Venus bilang Mindanao. Ikalawang karosa na pinamagatang Juan Bautista hatid sa atin ng Our Lady of Lourdes Chapel sa pangungunan ni Sister Imelda Dalugdog, SPPC President. Si Juan Bautista ay nakatayo sa ilog Jordan habang binibinyagan si Jesus. Ang ilog ay gawa sa tarpaulin na mayroong umaagos na tubig na gawa sa aluminum foil. Ang bato ay gawa sa karton na nilagyan ng plastic at inisprayan ng pintura. Ang tubig sa ilog ay gawa sa plastic na kulay asul at mga halaman na artificial. Ang gilid ng float ay nilagyan ng tela at dinisenyohan ng dahon na anahaw. Ang mga karakter ay ginampanan nila Rainier Dacanay bilang Juan Bautista at Vincent Tabuso bilang Jesus na binabautismuhan. Ang ikatlong karosa na pinamagatang ang pagbati ng anghel kay Maria, hatid sa atin ng Pasca Pandiyosesis na Sentro ng Katekesis sa pangunguna ng kanilang Pangulo Sister Emmy L. Caramanchon. Ang ikatlong karosa ay yari sa Kawayan, sa lasalang dahon ng Niyog at Walistambo na sumasagisag sa pagdating ng Panginoon na siyang luminis at tumubo sa ating mga tao. Ang Birheng Maria sa Batalan ay sumisimbolo sa sipag ng dalagang Bulakenyo na pagamat abala sa mga gawain ay tumutugon sa tawag ng Diyos. Ang paggamit ng salasalang dahon ng Niyog ay ang buhay ng tao na bagamat dumadaan sa unos ay patuloy na kumakapit sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga karakter ay ginampanan ni na Jerilyn Diaz bilang Santa Maria at Andrew Batulan bilang Anghel. Ikaapat na karosa na pinamagata ang pagdalaw ng Birhen Maria kay Santa Isabel, hatid sa atin ng lectors and commentators sa pangungunan ng kanilang Pangulo, Sister Alice Abad. Ang ikaapat na karosa ay nagpapakita ng kaugaliang Kristiyano kagaya ng pusong Bulakenyo. Ito ay yari sa Kawayan, dahon ng nipa, dahong anahaw at banig na buhi at sawali. Ang karosang ito ay nagpapakita ng pagmamahalan ng pamilya at pagtutulungan. Ang pamilyang Bulakenyo ay tulong-tulong sa pamilya sa anumang paraan. Ang mga karakter ay ginampanan nila Jerilyn Diaz bilang Santa Maria at Josephine Sinohin bilang Elizabeth. Ang ikalimang karosa na pinamagatang ang kapanganakan ni Jesus ay hatid sa atin ng Knights of Columbus sa pangungunan ni Brother Gilbert Galanida. Ang ikalimang karosa ay pinagtulungan gawin ng mga kasapi ng Knights of Columbus ng Sagrada Familia. Ang mga ginamit na materyales ay kalimitang makikita o ginagamit ng mga mamamayan ng Bulacan. Ang bahay kubo na nagsilbing lugar kung saan tumutuloy sina Maria at Jose upang isilang si Jesus ay gawa sa Kawayan at Pawid na siyang nagsilbing tahanan din ng mga Bulakenyo noong sinaunang panahon. Naglagay din ng mga salakot bilang karagdagang disenyo upang ipakita ang pagkabulakenyo ng nasabing karosa. Gumamit din ng mga banig bilang karagdagang disenyo upang lalong ipakita ang pagka-Pilipino ng karosa. Ang sabsaban ay gawa rin sa mga retasong kahoy at mga dayami na kinuha mula sa mga bukid. Ang kasuotan ng mahal na Birheng Maria ay Filipiniana upang ipakita ang marubrob na pananampalataya at pagmamahal ng mga Pilipino sa mahal na ina. Ang korona ng mga hari ay yari sa mga karton na ginamitan ng mga palara upang magkaroon ito ng iba't ibang kulay na kumakatawan sa mga handog ng tatlong haring mago. Ang mga karakter ay ginampanan ni na Peachy D. Fernandez bilang Santa Maria, Marlon A. Fernandez bilang San Jose, Telesforo Masangkay bilang Melchor, Gilbert Galanida bilang Gaspar,
Ambrosio Milo bilang Baltasar at Louis Chito Rosel bilang Pastol. Ika-anim na karosa na pinamagata ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Hatid sa atin ang Paris Renewal Experience sa pangunguna ng kanilang chair couple, Kuya Kaloy at Ate Babes Borloman. Ang ika-anim na karosa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos ay yari mula sa mga materyales sa pamilya sa ating mga Bulakenyo. Ang mistulang bahay dalanginan na ginagamitan ng banig, nabuli at kawayan na nagpapakita ng kapanghingahan natin sa templo ng Diyos at kawayan na nagpapakita ng kapahingahan at kawayan, ngunit dumuyokol sa simbolo ng kababaang loob. Ang pawid na nagsisilbing bubong ay nagbibigay ng ginhawa at paraang yumayakap sa tao na nasa loob ng simbahan ng Diyos. Ang mga karakter ay ginampanan nila Kokoy Borlongan bilang San Jose, Denise Romano bilang Santa Maria, Marlon Garcia bilang Propeta Simon, Lalaine Romano bilang Propeta Ana. Ang ikapitong karosa na pinamagatang ang pagkawala at pagkakita kay Jesus sa templo, hatid sa atin ang Extraordinary Ministers of the Holy Communion sa pangungunan ni Brother Romeo Sornosa. At nangyari na ng makaraan ng tatlong araw ay nangatagpuan nila siya ay sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nakakarinig ay nagsisipang gilala sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. At nang siya'y makita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di ba gatalastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Ang mga karakter ay ginampanan ni Charles Pahilagaw bilang Jesus, Denise Romano bilang Santa Maria, Chris Nola bilang San Jose, at kasama sina Nolly Reyes, Ruben Manalili, Jenner Diana, Ernesto Ellen, Roland Lobo, Oliver Soriano, Reynaldo Benitez, Roberto Gallo Jr., Roberto Sornosa, at Jesus Bilag. Ikawalo at huling karosa na pinamagatang Santa Claus. Ito ay hatid sa atin ng Banal na Pag-aaral o BNP sa pangungunan ni Sister Melly Sanchez Francisco, ang kapistahan ni San Nicolas, ang patron ng mga bata at mga manlalayag ay pinagdiriwang tuwing ika-6 ng Disyembre, ang anibersaryo ng kanyang kamatayan circa 343. Isang obispo sa kanyang bayang sinilangan ng Mira, Derme sa modernong panahon ng Turkey. Noong ika-4 na siglo, inuugnay siya sa Pasko at tinaguri ang Good Advent Saint. Dahil sa tradisyon na palihim siyang namamahagi ng mga regalo sa mga bata, ang pinagbatayan sa nakasuot ng pula at balbas saradong maalamat na karakter na si Santa Claus na nagmumudmod ng maraming regalo habang sakay sa sleigh na hinihila ng mga lumilipad na reindeer. Ang karakter bilang Santa Claus ay ginampanan ni Celestino Salvacio at ang mga kasama. Muli po, palakpakan po natin at pasalamatan ang mga lumahok sa parada ng Christmas Carosas. Kapiling na rin po natin ngayong gabi, Board Member RC Castro at Board Member Jong Ople. Sa punto pong ito, formal po nating simulan ang ating programa sa isang tradisyong ginagawa tuwing sasapit ang Pasko, ang pagsisindi ng Christmas tree na sumisimbolo sa liwanag at tanglaw nating mga Bulakenyo. At bilang panimula po ng ating programa, tayo po ay magsitayo para sa isang panalangin na pangungunahan ng himig ng Bulakenyo na susundan naman ang pag-awit ng lupang hinirang sa pangungunan ng Hiyas ng Bulacan Brass Band at ng Himig ng Bulakenyo. Oh,
Maaari na pong magsiupo ang lahat. Sa pagkakataon pong ito, ating pakinggan ang isang masiglang pagbati mula sa ating masipag na pangalawang punong lalawigan. Palakpakan po natin, iginagalang Wilhelmino M. C. Alvarado. Maraming salamat sa ating guro ng palatuntunan, Patrick and Joy. Palakpakan nga po natin si Patrick, Angelica Joy. Tatak ng Bulakenyo, mga magagandang lalaki at magagandang kababaihan. Una, nais po natin kilalanin ang presensya at ang inisiyatibo. Napakaganda ng naging parada po natin sa gabing ito. Pagsalubong sa ating Kapaskuhan, palakpakan nga po natin, Father Ivara Mercado. To the President of the Associations of Tourism Officers of Bulacan, Renan, palakpakan nga po natin, Eusebio. And the Associations Chairman of the Associations of Arts Culture Officers of the Province of Bulacan, Robert Ramirez, palakpakan nga po natin, nandito ang grupo. Nais din po natin kilalanin ang lahat ng Head of Offices ng ating Provincial Government sa pangunguna ng ating Pacto Officers Head. Palakpakan nga po natin, Ellie De La Cruz. Sa lahat po ng Municipal and City Officers, Tourism Officers ng dakilang lalawigan ng Bulacan, palakpakan nga po natin. Sa atin pong butihing gobernador, maghapon po kami magkasama, palakpakan nga po natin Governor Daniel Fernando. Kasama po natin si Board Member RC Castro, Board Member Jong Ople, family relatives, friends of the governor, palakpakan nga po natin. Distinguished guests, mga minamahal po nating kalalawigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa umagang ito, sa gabing ito, at araw na ito, atin pong bubuksan at masasaksihan ang pagsisindi ng ilaw ng ating Christmas tree na nagbabadya ng pagdating ng ating Kapaskuhan. Alam po natin, sa pamamagitan ng ilaw na ito, sa panahong tayo'y nalulukuban ng anino ng pandemya, alam po natin ang ilaw ay magdudulot sa atin ng liwanag na tatanglaw sa atin pong pagbangon mula sa trahedya ng atin pong kalamidad, lalo tigit ng pandemya. Inaasahan po natin na ang liwanag na ito ay magsisilbering liwanag na magbibigay sa atin ng silakbo ng pag-asa, sapagkat alam po natin, dito makikita po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat.
pagmamahal na pinili po niya yung isang hamak na sabsaban para siya doon ay isilang at magbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang kapaskuhan po ay hindi lamang sa mga natatanggap nating regalo, hindi lamang sa ating pagsasaya, mga pagkain. Ito po ay pag-ibig na nararamdaman po natin sa ating puso. Because Christmas is not just a season. Christmas is a sentiment that transgresses the core of our human feelings. Because Christmas is love. At sa panahon pong ito ng kapasukuhan at pag-asa, tayo po ay higit na pinatatatag. Ganyan ang mga Bulakenyo na sa pamamagitan ng pagkakaisa, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at tiwala na ipinagkaloob sa atin, honor ng ating mga bayani noon na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan, tayo pong mga Bulakenyo ay muling tatayo at inaasahan po natin itong Christmas tree na ito ay magiging simbolo ng bawat Pilipino kasama na po sa tradisyon, simbolo ng ating pagkatao, ng ating paniniwala at ng ating layunin. Sa diwa po niyan, lahat ng Bulakenyo, lahat ng ating panauhin ay magalang po naming tinatanggap sa ngalan ng sangguniang panlalawigan ng ating pamilya. Kasama po ang ating Governor, minamahal Daniel Fernando, sa panahon pong ito ng pagbubukas natin ng liwanag sa punong ito na tatanglaw po sa dadaanan natin na nakikita po natin buong buo ang pag-asa. Maraming salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Vice Governor Wilhelmino M. C. Alvarado. Muli, atin pong pinapaalalahanan ng lahat na isuot ng kanilang face mask at face shield at manatilihin ng physical distancing bilang pagsunod sa protocols ng IATF. Sa punto pong ito, narito upang magbigay ng pampasiglang bilang, palakpakan po natin ang nagwagi ng unang gantimpala sa Bangon Bulacan Online Songwriting Competition na pinamagatang Kaya Natin na isinulat ni Mark Angelo Homer mula sa bayan ng Bulacan. Sandigan, panalangin ang lahat ay panaginip lang.
Bakit ang bawat isa ng ating kinakapitan, hindi mo awala ang ngiti sa mga labi, kaya natin, kaya natin. Katatagan, paniniwala ang ating sandigan, panalangin ang lahat ay panaginip lang. Muli na sa puso ang tapang dugong Pinoy natin lumalaban, lumalaban. Kumapit ka, sabay-sabay natin matatapos to. Manalig ka, huwag kang bibitaw, kaya natin to. Hindi mawawala ang pusong Pilipino pagkat kaya natin. Sama-sama tayo, bayanihan, bayanihan. Sama-sama tayo, magbayanihan, bayanihan. Sama-sama tayo, magbayanihan, bayanihan. Sama-sama tayo, magbayanihan, bayanihan. Ang bawat ng Pilipino hindi mawawala sa puso ang kabayanihan ang nakataga. Miti sa ating labi, di kailanman napawi. Kahit sinong kalaban, di tayo pagagapi. Ano man ang kulay ay hindi tayo magkaiba. Dahil ang dugong dumadami sa ating iisa. Walang di kakayanin, pandemya may dumating. At sama-samang sumigaw, ito ay kaya natin. Kapit kamay tayo sa pagbangon. Walang maiiwan, lahat ay ahon. Kapit kamay tayo sa pagbangon. Walang maiiwan, lahat ay ahon. Sabay-sabay nating matatapos to. Manalig ka, huwag kang bibitaw, kaya natin to. Kaya natin to, kaya natin to. Kumapit ka, sabay-sabay nating matatapos to. Manalig ka, huwag kang bibitaw. Sama-sama tayo, magbayanihan, bayanihan. Sama-sama tayo, magbayanihan, bayanihan. Sama-sama tayo, magbayanihan, bayanihan. Sama-sama tayo. Maraming salamat po sa inyong napakagandang bilang. Muli po sila po ang nagwagi sa Bangon Bulacan Online Songwriting Competition. Sa pagkakataon ito, atin pong alamin ang mga nagsipagwagi sa ginanap na Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Ang patimpalak po na ito ay handog sa atin ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ng tanggapan ng punong lalawigan, tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo. Sa pakikipagtulungan ng Association of Tourism Officers, OC Bulacan, at ang Bulacan Culture and Arts Council, o BICA. Atin pong tinatawagan sa entablado ang pinuno ng tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo na si Dr. Eliseo S. La Cruz upang ihayag ang mga nagsipagwagi sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Inaanyayahan din po natin sa entablado si Vice Governor Wilhelmino M.C. Alvarado, Governor Daniel R. Fernando upang pangunahan ang paggawad ng tropeyo sa tipiko at papremyo sa mga magsisipagod. Atin pong kilalanin ang 15 finalists. Buti ngayong Pasko, composer, lyricist, and interpreter Joey R. Clemente mula sa lungsod ng Malolos. Kalahok bilang dalawa, Pasko ng Bagong Umaga, composer, lyricist, and interpreter Euphonica mula sa lungsod ng San Jose del Monte. Kalahok bilang tatlo, Pamaskong Bulakenyo, composers and lyricist Kevin Christian Marbella and Aaron A. Esquilio, interpreter Aaron Esquilio mula sa lungsod ng Maykawayan.
Kalahok bilang apat, ganyan ang Pasko sa Bulacan, composer, lyricist, and interpreter Michael A. Fresnosa mula sa Bayan ng Giginto. Kalahok bilang lima, bagong himig Paskong Bulakenyo, composer, lyricist Ryan M. De Vera, interpreter Genesis Brian Reyes mula sa Bayan ng Kalumpit. Kalahok bilang anim, paskompleto, Paskong Bulakenyo, composer Ferry M. Baltazar, lyricist and interpreter Gerald F. Tapaya mula sa Bayan ng Giginto. Kalahok bilang pito, himig ng Pasko, composer and lyricist Joanna Marie Buensuceso, interpreters Joanna Marie Buensuceso, Sherwin Alharan, Mico Ray Alfonso, Kenneth Carazam Ablaza mula sa Bayan ng Hagonoy. Kalahok bilang walo, Pasko ng Pag-asa, composer Johan Salazar, lyricist Jason Jeffrey Villegas, interpreters Ruth Salazar and John Anthony Santos mula sa Bayan ng Bustos. Kalahok bilang siyam, tuloy ang diwa ng Pasko, composer, lyricist and interpreter Hipolito S. Martin mula sa Bayan ng Hagonoy. Kalahok bilang sampu, kwentong Pasko ng Bulakenyo, composer and lyricist Mark Angelo Homer, interpreters Angel De Leon, Christine Ann Musni, Byron Chris Santos, Daniel San Miguel, Mark Angelo Homer mula sa Bayan ng Bulacan. Kalahok bilang labing isa, Sikhay, composers Camille Ira Asuncion and Harold Darcy Blas, lyricists Camille Ira Asuncion, interpreters Camille Ira Asuncion, Harold Darcy Blas, and Kim Jornel Mercado mula sa Bayan ng San Ildefonso. Kalahok bilang labing dalawa, Pasko natin, composer Era Velnan, lyricist Ray Ann Keith T. Santa Ana, interpreter Sound of Era Band mula sa Bayan ng Kalumpit. Kalahok bilang labing tatlo, Pusong Bulakenyo, Maligayang Pasko, composer, lyricist and interpreter Jason Acuna mula sa Bayan ng Kalumpit. Kalahok bilang labing apat, Pasko, Pag-asa, Pagkakaisa, composer and lyricist Martin C. Libreja II, interpreters Martin C. Libreja II, Zandro Lemuel Santos, Rachel Dense M. Tulyao, and Joy Leslie Filiar mula sa lungsod ng Malolos. Kalahok bilang labing lima, bagong Pasko, composer and lyricist Jeffrey Jeremiah Alcanar, interpreters Aris Grand Adina, and Shalrina Jane Dagami mula sa lungsod ng Maykawayan. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakilahok sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Sadyang buhay na buhay ang kultura sa Bulacan, mabuhay ang mga musikerong Bulakenyo, mabuhay ang kulturang Bulakenyo. Muli po, maraming salamat po. Para po, i-announce natin ngayong gabing ito ang Bulakenyo Choice Award. Pasalubungan po natin ng palakpakan ang nagwagi po ay ang bagong himig Paskong Bulakenyo, si Ryan M. De Vera, composer and lyrics mula po sa Bayan ng Kalumpit. Inanyayahan po si Sir Ryan umakyat sa itaas para po makasama at makapiling ang ating mahal na punong lalawigan Governor Daniel R. Fernando at ang ating Vice Governor Wilhelmino MC Alvarado at ang ating pong mga board member. Palakpakan po muli natin mula sa Bayan ng Kalumpit. Ang nanalo pong Bulacan Choice Award ay tatanggap ng cash prize na 2,000 pesos at certificate. Of course, ang ating pong mga poprema ay nagmumula sa ating minamahal na punong lalawigan na ginagalang Governor Daniel R. Fernando. Ang susunod na special award ay ang best interpreter na tatanggap din ng 2,000 peso cash at certificate. Ang ating pong best interpreter ay kwentong Pasko ng Bulakenyo na walang iba po kung hindi si Mark Angelo Homer, composer and lyrics mula po sa Bayan ng Bulacan.
congratulations Bayan ng Bulacan. At ang huli nating special award ay ang Best Video para sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition na tatanggap ng 2,000 pesos and certificate. Para po sa Best Video, Pasko ng Bagong Umaga, ay ang tatanggap po ay ang Yupenica, mula ang composer po ng lyrics at interpreted ay mula po sa lungsod ng San Jose del Monte. Muli po, congratulations po sa nanalo ng ating mga special awards. At ngayon naman po, ating tinatawagan ng Pangulo ng Bulacan Arts and Culture Council o BICAC na si Ginoong Roberto P. Ramirez Jr. mula sa lungsod ng San Jose del Monte upang ihayag ang unang limang karangalang banggit. Sila po ay tatanggap ng 2,000 pesos cash prize, certificate, token from Food Panda, token from Mamacitas, and mug from Provincial Government of Bulacan. Magandang gabi po sa lahat. Ang ating unang consolation prize o karangalang banggit ay mula sa lungsod ng Malolos. Buti ngayong Pasko, composer, lyricist, and interpreter Joey R. Clemente. Ating ikalawang karangalang banggit ay mula naman sa lungsod ng Maykawayan, Pamaskong Bulakenyo, composers and lyricists Kevin Christian Z. Marbella and Aaron A. Esquillo. Ang ating ikatlong karangalang banggit mula naman po sa bayan ng Kalumpit, Bagong Himig Paskong Bulakenyo, composer and lyricist Ryan M. De Vera. Isa pa po sa mga karangalang banggit ay mula naman sa bayan ng Hagunoy, Himig ng Pasko, composer and lyricist Joanna Marie S. Gwen Suceso. At ang bubuo para sa ating limang karangalang banggit ay mula naman sa bayan ng Bustos, Pasko ng Pag-asa, composer Johan Salazar.
Narito naman po upang ihayag ang ikalawang limang tatanghaling karangalang banggit. Palakpakan po natin ang Pangulo ng Association of Tourism Officers of Bulacan. Sige na ang Renan T. Eusebio mula sa bayan ng Bukawi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po kumpletuhin ang ika-anim po ay ang mula po sa bayan ng Bulacan. Kwentong Pasko ng Bulakenyo, composer and lyricist Mark Angelo Homer. Congratulations. Ang susunod naman po ay mula sa bayan ng San Ildefonso, si Kai, composers Camille Ira A. Asuncion and Harold Darcy A. Blas. Susunod naman po ay mula sa bayan ng Kalumpit, Pusong Bulakenyo, Maligayang Pasko, composer, lyricist, and interpreter Jason R. Acuna. Congratulations. Ang ikasyam na karangalang banggit ay mula sa lungsod ng Malolos, Pasko, Pag-asa, Pagkakaisa, composer and lyricist Martin C. Libreja II. Ang ikasampu para kumpletuhin ang karangalang banggit ay mula sa lungsod ng Maykawayan, Bagong Pasko, composer and lyricist Jeffrey Jeremiah S. Alcanar. Po, congratulations sa lahat po ng nanalo ng karangalang banggit at sila po ay tumanggap ng cash prize 2,000 pesos, certificate token from Food Panda, token from Mamacitas and mug from Provincial Government of Bulacan. Muli palakpakan po natin ang ating mga nagsipagwagi sa karangalang banggit. Ngayon naman po ay atin ang ihahayag ang mga major prize winners sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Para po sa inyong kabatiran, ang ating mga hurado sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition ay sina Dr. Hermin Hildo Raneda, conductor ng Philippine Philharmonic Orchestra, Ginoong Mark Anthony Carpio, Artistic Director and Choir Master of the Philippine Madrigal Singers. Binibining Bayang Barrios, isang sikat na mga awit at composer, Dr. Roland Fronda, Assistant Schools Division Superintendent of the Division of Balanga City, at Ginoong Lutgardo Labad, Theater Director mula sa Lalawigan ng Bohol. Sadya pong nagbibigata ng ating mga hurado at mga kilala sa kani-kanilang larangan. Kaya huwag na natin patagalin pa, narito upang ihayag ang mga nagsipagwagi. Muli po natin tinatawagan ng pinuno ng tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo. Palakpakan po natin Dr. Eliseo S. De La Cruz. Ang ikalimang gantimpala ay tatanggap ng cash prize sa 5,000 pesos, tropeo certificate, gift certificate from Eurobake worth 700 pesos, token from Food Panda, token from Mamacitas, token from Development Bank of the Philippines, tumbler from Vistamol, and token from the Provincial Government of Bulacan. Muli po, karangalan ko po para ihayag sa inyo ang nagsipagwagi para po sa ating Patimpalak Online Songwriting Competition. Ang nagkamit po
ng ikalimang gantimpala ay ang Pasko natin. Era Belna, composer mula sa bayan ng Kalumpit. Gantimpala ay tatanggap ng 7,000 pesos cash prize, Torpeo certificate, gift certificate from Uribake worth 700 pesos, token from Food Panda, token from Mamacitas, token from Development Bank of the Philippines, tumbler from Vista Mall, and token from Provincial Government of Bulacan. At hindi pong pinapaalalahanan na lahat na tayo po ay napapanood ngayon live na live sa ating Facebook ng Provincial Government of Bulacan. At ang nasasaksihan po at ating aabangan ng pag-iilaw na ating Christmas tree maya-maya lamang. Para naman po sa ika-apat na gantimpala. Tuloy ang diwa ng Pasko. Hipólito S. Martin, composer, lyric, and interpreter mula sa bayan ng Habunoy. Matutuloy pa rin ang ating Pasko. Po, congratulations po kay Ginoong Hipólito S. Martin mula sa bayan ng Hagonoy. Ang ikatlong gantimpala ay tatanggap ng cash prize na 10,000 pesos, Tropeo certificate, gift certificate from Eurobake worth 1,200 pesos, token from Food Panda, Mamacitas Development Bank of the Philippines, tumbler from Vista Mall, and token from the Provincial Government of Bulacan. Para po sa ikatlong gantimpala, Pasko ng Bagong Umaga ng Euphonica, composer, lyrics, interpreter mula sa lungsod ng San Jose del Monte. Muli, congratulations lungsod ng San Jose del Monte. Ang ikalawang gantimpala ay tatanggap ng 15,000 pesos cash prize, Tropeo certificate, gift certificate from Uribake worth 1,200, token from Food Panda, token from Mamacitas, token from Development Bank of the Philippines, tumbler from Vista Mall, and token from Provincial Government of Bulacan. Para po sa ikalawang gantimpala, ganyan ang Pasko sa Bulacan. Michael S. Brenosa, composer, lyrics, interpreter mula sa bayan ng Giginto. Ipagdiriwang pa rin ang pagsilang ng Mesiyas. Buong puso mo maawit na Gloria, Alleluia. Muli po, congratulations po sa ganyan ang Pasko sa Bulacan, ang nanalo na ikalawang gantimpala mula sa bayan ng Giginto. Ang nagkamit po ng unang gantimpala ay tatanggap ng 20,000 pesos, Tropeo certificate, gift certificate from Eurobake worth 1,200 pesos, token from Food Panda, Mamacitas Development Bank of the Philippines, tumbler from Vista Mall, at token from the Provincial Government of Bulacan. Ang sa unang gantimpala po, ang nagwagi po ay
ay paskompleto, Paskong Bulakenyo, Perry M. Baltasar, composer mula sa bayan ng Iginto. Hindi Pasko lang at lalaya rin tayo. Ay pinaghihiwalay. Virus din ang pag-ibig. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakilahok sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Sadyang buhay na buhay ang kultura sa Bulacan. Mabuhay ang mga musikerong Bulakenyo. Mabuhay ang kulturang Bulakenyo. Sa punto pong ito, narito upang magbigay ng pampasiglang bilang, palakpakan po natin ang nagwagi ng unang gantimpala sa Paskong Bulacan Online Songwriting Competition. Salamat po. Maligayang paskompleto po sa ating lahat. Hindi mapipigil ang angig ng hangin. Hindi maaantala mga awiting kilumbing. Ngiti sa mga labi at masigla. Hindi pa pipigil, Pasko ay darating. Wala mang karoling nakakatok sa gabi. Limitado man ang misa at simbang. Sado man ang bonus, hindi dapat malugi. Ang mahalaga'y magkakapiling pa rin. Ano man pagsubok ang sa atin ay dumating. Pagsilang ng dakila ay ating salubungin. Huwag mangungulila, diwa'y sumaan. Pasko lang o kulang ang Pasko, hindi Pasko lang at lalaya rin tayo. Ito'y paskompleto, Paskong Bulakenyo. Paskong potable ang Paskong Pilipino, sa gita ng panganib at pagkakalito. Ano man ang pitik ng damdaming ito, maligaya. Basta't pamilya ay buo, paskompleto. Normal na hanapin ang mga minamahal, nang dahil sa virus ay pinaghihiwalay. Virus din ang pag-ibig, ang pakatanganan. Pasko ay pag-asa, magpakailanman. Tuloy ang Pasko, mabago man ang panahon. Tandaan, walang magalang Pasko, ang malal na pamilya noon. Walang anumang luhos sa katawan ng ubad na nilikha. Walang reklamo ang abang paguha ng batang isinilang sa sabsabang maralita. Bago man ang normal nitong pagdiriwa, hindi magbabago pang akong atin ng pagsila.
Ubat tayong isinilang pantay-pantay, aahon sa laban. Ang mahalaga'y magkakapiling pa rin. Ano mang pagsubok ang sa atin ay dumating. Pagsilang ng dakila'y ating salubungin. Huwag ang Pasko, hindi paskulong at lalaya rin tayo. Ito'y Pasko kompleto, Pasko ang Bulakenyo. Pasko portable ang Paskong Pilipino, sa gitan ng panganib at pagkakalito. Maraming salamat po mula sa amin ni Sir Perry Baltasar. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong napakagandang bilang. Patunay na may pagmamalaki ang galing ng Bulakenyo sa larangan ng musika at pagtatanghal. Sa pagkakataon pong ito, ating ibigay ang ating di nababahaging pansin sa isang mensahe mula sa masipag, matipuno at tapat na lingkod bayan, the People's Governor. Palakpakan po natin iginagalang Governor Daniel R. Fernando. Hindi paskulang o kulang ang Pasko, hindi paskulong at lalaya rin tayo. Ito'y Pasko kompleto, Pasko. Thank you, Mika. Palakpakan po natin si Mika ng isang malakas na palakpak at si Patrick. Ang tagapagdaloy po ng ating programa. Umuulan-ulan po, ano? Yan po ay blessings ng ating mahal na Panginoon. Sa ating kasama at katuwang sa paglilingkod noon, ngayon at magpakailanman, our former governor, now our vice governor, Willie C. Alvarado, palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak together with kanina pa po kami magkasama because nag-relief po kami kanina doon sa San Ildefonso. Tuloy-tuloy po yung aming relief operation. Yung ibang mga lugar ay napuntahan na po namin, ibang bayan. Ano po, at meron pa po kaming mga pupuntahan pa para bigyan ng ayuda yung mga nabiktima po ni Ulysses. And ang nasambing, kasama po namin sa tablado ay ang ating District 1 Board Member Jong Ople. Palakpakan po natin. And Board Member RC Castro from District 3. Ayan po. Kay Reverend Reverendo Padre Isagani Mercado, palakpakan po natin. And of course, sa ating kaibigan, ang masipag, magaling, mahusay na atin pong President of Association of Tourism Officers of Bulacan, Renan, Kapitan Renan Eusebio. Palakpakan po natin. Of course, the President of the Chairman of Bulacan Culture and Arts and Council, si Robert Ramirez. Palakpakan po natin, sir. Magandang gabi po. Of course, the City and Municipal Tourism Officers of Bulacan, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagdating. Palakpakan po natin. At ang ating PGB department heads headed by, of course, ang ating PA Boy Payungayong and ang ating department head ng PHACTO, Ellie, Dr. Ellie De La Cruz, palakpakan po natin. And finally, sa Paskong Bulacan Online Writing Song Competition, congratulations po sa mga nagwagi at doon sa mga hindi nagwagi, lahat po kayo sa amin ay magaling at mahusay. Palakpakan po natin silang lahat. Basta Bulakenyo magagaling. Ano po? Sa ating pong members of the media na narito ngayon, sa lahat po ng ating mga press,
And of course, kay Dr. Ellie De La Cruz, ang ating may sipag at magaling na PIACTO Department Head. Isang malakas na palakpak po sa kanilang lahat. To all my kapwa Bulakenios, isang magandang gabi at maaliwalas na gabi sa inyo lahat. Well, pandemya, hindi po tayo papipigil na dahilan lamang sa pandemya ay tutuldukan tayo para i-celebrate natin ang ating pagbubukas ng Christmas tree. Para i-celebrate din ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. So allow me to read my message. Ano po? Pagbati sa lahat ng kapiling natin sa gabing ito, sa mga nakilahok sa ating Christmas carosa, maraming salamat po, Padre Ibarra, sa ating mga kasama sa paglilingkod, sa inyo po lahat, sa mga tagapag-ugnay ng gawain ito, at higit sa lahat sa mga minamahal nating mamamayang Bulakenyo. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Please observe social distancing. Ano po, yung mga nandyan. Sa lahat po ng ating mga nanonood sa ating live coverage sa Facebook, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang araw na ito ay bagay ng ating tradisyon sa loob ng mahabang panahon. Bawat taon ay nagtitipon-tipon sa harap ng punong gusali ng ating Kapitolyo. Well, upang ilawan ang ating Christmas tree na nagsisilbing hudyat ng simula ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, well, ng ating lalawigan. Saan mang panig ng mundo ay walang katulad ng Paskong Pinoy, lalo na ang Paskong Bulakenyo. Pinananabikan natin ang pinaghahandaan ng panahong ito, ang tradisyonal na caroling, pagsasabit ng parol at Christmas lights, pagkain ng bibingka at puto bumbong, matapos ang simbang gabi, ang pamamasko sa ninong at ninang, yan po mamimiss natin, at ninang suot ang bagong damit at sapatos. Naalala ko po nung bata ako, pagsasapit ang Paskong ganito, ayun, una-unahan kami magkakapatid, ibibili na kami ng sapatos, papatahin na kami ng pantalon at damit ng aming ina at ama, ng ating mga nanay at tatay. Ano po? Well, ang Misa de Gallo, yan yung napakasayang pagsasama-sama ng pamilya. Ang lahat ng ito ay alaala ng mga Paskong nagdaan simula pa po sa ating pagkabata. Sa panahong ito ng matinding ligalig at pigati, iiwan nating sumandali ang ating mga alalahanin upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Ang ating dakilang mananakop sa taong 2020 ay bahagyang mag-iibang anyo ang ating mga nakigis ng pagdiriwang, sapagkat patuloy pa rin ang pag-iingat natin sa ating kalusugan. Inaasahan natin ang lahat ng pagtitiis na ito ay pansamantala lamang, tayo ay babangon at babalik sa bagong normal na daloy ng buhay. Sa kabila ng ating sitwasyon, mananatiling buo ang ating pag-asa sa pangako ng masayang araw na darating. Huwag nating limutin na si Jesucristo ay ipinanganak sa panahon ng matinding kahirapan at pag-uusig, isang sanggol na isinilang sa hamak na sabsaban, subalit nagdala ng ilaw at pag-asa sa buong mundo. Narito tayo at mapalad na nakarating sa lundo ng taong 2020. Sa kabila ng lahat ng ating kinaharap na pagsubok, ang taong ito na hindi natin malilimutan at di na inaasahang pagdating ng pandemyang COVID-19 na gumulantang sa buong mundo at sumubok sa ating mga katatagan. Una sa lahat, ipagpasalamat natin sa dakilang Diyos ang pinakamahalagang niyayang biyayang ating natanggap, at sa taong ito ang pagliligtas niya sa ating buhay sa panahon ng matinding panganib. Alalahanin din natin ang lahat ng pumanaw sa pandemyang ito at ipagdasal natin ang tuluyang paghilom at paghihilom sa puso
ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng lahat, ito ay panahon ng taus-pusong pasasalamat. Pinahalagahan natin ang mga taong nagtawid sa atin sa panahon ng pandemya. Ang ating mga medical frontliners, ang ating essential service workers, ang ating mga kapwa-lingkod bayan, mula mga punong bayan at lungsod hanggang sa mga kapitan at kagawad at volunteers ng bawat barangay sa buong lalawigan ng Bulacan, sa ating mga kapulisan at mga kamanggagawa sa pamahalaan at sa ating mga kaparian sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa ngalan ng ating mga kalalawigan, ako po ay lubos na nagpapasalamat kami ay lubos na nagpapasalamat sa pag-aalay ng inyong buhay para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pag-asang nadarama natin ay malino na nakasaad sa banal na kasulatan. Sa aklat na Isaias ay nasusulat po ang ganito, sapagkat para sa atin ay isinilang ang isang sanggol na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kanyang kapayapaan ay hindi magwawakas. Siya ay naparito upang itatag ang pamahalaang may katarungan at katuwiran mula sa panahon ito hanggang sa magpakailanman. Ito ang pinagmumula ng ating walang hanggang biyaya bilang sambayan ng Kristiyano. Kaya naman tayo ay may tungkulin sa bawat isa sa atin ang magatid ng pag-asa sa halip na magdulot ng panghihina ng loob, ang pagdamay sa kapwa, sa halip na maghasik ng galit at poot, ang maging simbolo ng pagkakaisa, sa halip na magudyok ng pagkakawatak-watak. Nasa kamay natin ang kapangyarihan na hawiin ang kadiliman, at sa halip ay buhayin ang pag-asa ng ating kapwa, Bulakenyo. Ang kagandahan ng dekorasyon at mga ilaw na nakikitan po natin sa gabing ito at makikita natin sa gabing ito ay dapat na magningning din sa ating mga puso ngayong Pasko at sa bawat araw ng ating buhay. Isang taus-pusong pagbati po ng maligayang panahon ng Kapaskuhan mula sa inyong Gobernador Daniel Ramirez Fernando, kasama ang aking buong pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko, gayon din ng aking mga kapatid, kaanak, kaisa ang aking mas malawak na pamilya, ang sambayan ng Bulakenyo. Karangalan ko pong kayo ay pamunuan at paglingkuran sa mapanghamong panahong ito. Tayo nang ilawan ng ating Christmas tree, Bulakenyos, at sa ujad nito ay buhayin natin ang ilaw ng pag-asa sa bawat tahanang Bulakenyo. Sa inyo po lahat, again, maligayang Pasko po at isang bagong taong punong-puno ng pag-asa 2021. Again, maraming salamat po. Mabuhay ang lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po. Palakpakan po natin muli ang ating minamahal na punong lalawigan, the People's Governor, Governor Daniel R. Fernando. At hinihilingan na rin po natin ang ating punong lalawigan na manatili. Gayun din po ay ating inaanyayahan ng ating pangalawang punong lalawigan, iginagalang Wilhelmino M. C. Alvarado. Gayun din po ang kasama nating mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Bukal Jong Ople at Bukal R. C. Castro.
Gayun din ang pinuno ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office, Dr. Eliseo S. de la Cruz, upang pangunahan ang pag-iilaw ng Christmas tree sa Bulacan. Pagsubok sa buhay dulot ng pandemikong COVID-19. Binalot man tayo ng takot, sabay-sabay tayong tumayo at nilabanan ang anumang trahedya na ating maranasan. Mapabagyo man o baha, sama-sama tayong lumaban. Ang panahong ito ay naging panahon ng pagbabago para sa atin at naging malapit sa pamilya at higit sa lahat sa Panginoon na siyang sandigan ng sanlibutan. Kaya ngayon, darating na Pasko, maging makabulan sa atin ang bawat sandali. Magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa at higit sa lahat, magsama-sama tayong manalangin upang maibalik ang dating ngiti sa ating mga labi at bumalik na ang dating normal ng ating buhay. Mga Bulakenyo, sabay-sabay natin saksihan ang pag-iilaw ng Christmas tree sa Bulacan. Sabayan niyo po kami sa pagbilang.
Paskong Bulacan 2020 would like to thank the following: Provincial Government of Bulacan, headed by Governor Daniel R. Fernando, Vice Governor Wilhelmino M. C. Alvarado, and the members of the Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan. Provincial History, Arts, Culture, and Tourism Office, headed by Dr. Eliseo S. De La Cruz. Bulacan Arts and Culture Division, headed by Mr. Rodel Mayor Furonda. We'd also like to thank the following: the Governor's Office, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Provincial Civil Security and Jail Management Office, Provincial Public Affairs Office, PNP Bulacan, PNP Malolos, Malolos Traffic Office, Basilica Minor Malolos Cathedral, Barangay Santo Niño Malolos, Most Reverend Dennis C. Villarrojo, Bishop of the Roman Catholic Diocese of Malolos, Reverendo Padre Domingo Salonga, Cura Paroco, Simbahan ng Basilica Minor La Imaculada Concepcion, at Reverendo Father Ibarra C. Mercado, Sagrada Familia Parish Church. We would also like to thank our generous sponsors, Mr. Richard Poblete Ramos of Cafe Eurobake, Food Panda, City of Malolos, Bulacan, Clara Lapus and Fai Yabut of Mama Cita's Foundation, Mr. Manuel Coronel, Branch Manager of the Development Bank of the Philippines, Malolos City Branch, and Vista Mall, Longas City of Malolos. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mabuhay ang Paskong Bulacan! Mabuhay ang lalawigan ng Bulacan! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Ipagpatuloy po natin ang pag-iingat at sundin ang lahat ng mga protocols upang mapagtagumpayan natin ang paglaban sa COVID-19. Muli, ako po si Jose Patrick Sarapio. At ako naman po si Angelica Joy Gonzalez. Naway salubungin natin ang Pasko ng may pagmamahal, pagbibigayan, at pagkakaisa. Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat po. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Pasko kompleto. Normal na hanapin ang mga minamahal nang dahil sa virus ay pinaghihiwalay. Virus din ang pag-ibig, ang pakatanganan. Pasko ay pag-asa magpakailanman. Tuloy ang Pasko, mabago man ang panahon. Tandaang walang magarang Pasko ang banal na pamilya noon. Walang anumang luho sa katawan ng hubad na nilikha. Walang reklamo ang abang paguha ng batang isinilang sa sabsabang maralita. Bago man ang normal nitong pagdiriwang, hindi magbabago pang akong hatid ng pagsilang. Ang abang sabsabang may kung anong kahulugan. Upat tayong isinilang pantay-pantay, aahon sa laban. Let's go!